Magandang araw po to all our YouTube viewers from all over the world. Welcome to another episode of Mrs. Galang's Kitchen. For today, magpapakita kami ng dalawang recipe, mga paboritong... Pang-araw-araw lang yan eh. Na pwede rin maging special. Actually, nakikita ko din sa mga party to na yung mga minatamis na saging at saka yung minatamis na kamote. No? Gustong-gusto natin itong mga Pilipino. Murang-murang mga ingredients, no? Tapos, Madaling gawin. Madaling gawin, no? And may papakita kang technique. Oo, technique dun mga sa... secret na ni Mrs. G na papanood din nyo, matututunan ninyo sa amin pong pagbabalik. Kagaya po ng pinag-usapan namin ni Ethel kanina, magluluto ako ngayon ng minatamis na kamote at saka mamayang konti, minatamis na saging. Mga ordinaryong pagkain po na ginakain natin araw-araw, yung kamote nga, pwedeng ihaw, pwedeng ilaga, pwedeng steam. Pero ang ginagawa ko, minamatamis ko para... hindi po siya agad masira sa refrigerator. At saka, mamaya ikukwento ko sa inyo kung bakit ako nawiling magluluto ng minatamis na kamote. Okay, first thing that we should do is, kamukha ito po ngayon, ininit ko yung aking kawali kung saan ako magluluto ng syrup. Meron po akong nilagay dito na konting mantikilya or butter. Kasi one time po, I was very careless. Nilagay ko lang yung asukal, yung tubig, tapos nung kumukulo na, napansin ko, nakadikit yung aking asukal. Eh, bawal na bawal po sa asukal, yung ginagalaw-galaw pagka kumukulo, nagki-crystallize. So, from then on, sabi ko nga, nalagyan ko na lang ng konting, pwedeng konting cooking oil, pero siyempre, mas masarap kung mantikilya o kaya butter. So, I have here the pandan water. Tapos, yung aking asukal. You can use white granulated sugar, washed sugar, wag brown sugar kasi hindi maganda. Hindi po masyadong dark pag naluto. So, I'm making sure na nahalo na yung aking, wala pang apoy ito ha, hindi pa siya kumukulo. At saka lalagyan ko, I'm making sure na nahahalo ko ng mabuti yung aking asukal para sigurado na walang maiwang nakadikit. And then a little calamansi or lemon or cream of tartar. Eh baka po wala kayong cream of tartar sa bahay kasi gamit po yung mga nagbe-bake. So, meron kaming calamansi sa refrigerator. Yun na lang ang kinuha ko. So, next step now is I'm going to cover
and bring this mixture to a boil. Okay. Ang syrup po kasi, ang asukal at tubig, pwede ninyong haluin pag hindi pa kumukulo. Pero once po na kumulo, don't touch or don't stir and stir and stir kasi magiging bato po yun. That is what I always tell my student. There's only one way to test your syrup, sabi ko, by drawing a straight line doon sa inyong pan. Pag ginanyon nyo po yan, with a few strokes lang, magbubuha-buhangin na yung anyong asukal. So, while we are bringing the syrup to a boil, kukwento ko po sa inyo kung anong ginawa ko sa aking mga kamote. I'm using four colors, orange, yellow, white, and the violet. Kasi ang ganda-ganda kong tingnan pagkaluto na yan. And also, the reason why, dati hindi naman ako mapagluto ng mga kamote sa bahay, madalang lang. But, siyempre po, pag nagkakaedad, nagkaka-acid reflux po ako. And then, sa kakukwento ng mga napapagtanungan ko, I found out na nakakapagkalmante pala po ng tiyan, ito, yung kamote. So, siyempre po, iba-ibang kaso yan, bawat tao. So, I tried. So, every day now, I'm eating my oatmeal, half cup of oatmeal with low-fat milk, at meron pong slices ng kamote na minamatamis ko, pero I do not get the syrup. I drain. Nakababad lang siya sa syrup para hindi siya agad masira. At meron pa akong isang bibigay na tip sa inyo. Yung distilled water pala, nakakabuti sa may acid reflux. Para ako nagbibigay ng payo, parang doktor, kasi ito po ang experience ko sa aking acid reflux. Distilled water, I drink distilled water or boiled and cooled water. At saka, yung kamote po, I eat in the morning, sa dessert ko, sa pagkatapos namin kumain, and even merienda. Hindi naman po araw-araw, pero sa morning po, sigurado kakain ako niyan. And also, I slice my kamote, I peel my kamote, and then slice them, and rub them with salt, and soak them in water. Palit ng tubig. Every time na para magda-dark siya, dahil yung dagta lumalabas, I change my water. Hanggang sa malinaw na po. Kasi alam nyo naman maraming dagta ang kamote. So we'll go, I will check my, hindi pa siya kumukulo. Malapit na. Now when you boil syrup, sometimes pagka, kung hindi lang po ako magtuturo, I do not even bother to measure. I just made sure na that I have about a proportion of at least 1:1/2, 1 cup of sugar sa mga 1 half cup or 1 cup, half cup of water. Pero mas matagal po ang pagpapakulo pag ganun. So today, I'm using 600 grams of granulated sugar and 2 cups of pandan water. Pandan water para mas mabango. And then I added a little calamansi juice, or you can use lemon, you can use anything na citrusy para hindi makabawas po sa tendency ng sugar, ng syrup na mag-crystallize. If you have cream of tartar, just a pinch of cream of tartar. And then after pag naluto na po yung kamote, I will add a small, very small amount of butter or margarine just for flavor. Actually po yung aking pot, sinabi ko na sa inyo kanina, pinahiran ko na siya ng konting oil para nga hindi manikit yung asukal. Okay. I do not always cover my syrup pagka nagluluto po ako ng syrup. It depends on what I want to cook, but now, dahil nga po yung kamote, kailangan tinatakpan ko yung aking asukal because ayaw kong umakyat sa gilid ng aking kawali yung sugar na baka hindi malusaw. So, how do you want your kamote? Gusto nyo bang malambot lang siya
gusto nyo siyang makunat. So, depende po sa syrup kung paano niyang lulutuin. If you want your kamote to come out na makunat-kunat, tingnan niyo po yung aking syrup ngayon, puro bubbles na. Yan po ang ibig sabihin na malapot na yung aking syrup. And then I will show you, I will test it. Ay, tubig pala ang aking kamay. Here. Oh. Meron na siyang mga thread na maiigsing lumalabas. If the thread becomes long, na bumabalik siya mismo sa aking kawali, then it is talagang makunat na. So, tingnan nyo, hindi ko hinahalo yung aking syrup ha. Kukuha lang ako ng konti, tapos patutuluin ko. So, makikita nyo, meron thread. Mm. Dinrain ko na yung aking kamote. Ang ganda ng mga kulay, oh. So, ayoko naman ng sobrang kunat. Dahil inaalmusal ko nga ito. Pero pag gusto ninyong makunat, pahabain nyo pa yung syrup na yan. So, pwede na ito. I will now start adding my sliced kamote na binabad ko sa tubig na may konting asin, rinsing and changing my water every time na nagiging parang cloudy yung aking water. So I have four colors of kamote here, yellow, white, violet, and orange. I'll just make a few strokes para ma-stir ko siya. Kasi ayaw ko masyado siyang haluin. Baka nga mag-crystallize yung asukal. Ang lalaki po ng mga kamoting nabili ng mga helper ko. Yung violet parang marami pa siyang dagta. Pero yung orange at saka yung yellow at saka yung white, okay na siya. Now, if you want to bake a lot of this dessert o pang matamis at meron kayong oven, you can bake this in the kamote in the oven. Pag nyo, hindi nyo siya kailangan takpan. Basta ibuhos nyo lang ganyan, yung syrup. Lagay nyo sa baking pan. Pwede nyo lagyan ng butter para mas masarap. I serve this with my roast turkey. Okay, so, na-mix ko na po. Now, I'm going to cover. And depende sa thickness ng slice ninyo ng kamote, I'll try this 10 minutes. Titingnan natin kung maluluto na sa 10 minutes, ha? Okay, it's about 1 minute and 25 seconds to go. I'm going to check the kamote. Siyempre po, yung mas maliliit ang slice, maninipis ang slice dito, mas madaling lumambot. So, I'm going to add a little butter or margarine. Pampasarap lang. Konti lang po. Oh, there. Because I want to stir the kamote para po makamasok din sa syrup yung mga ibang nasa ibabaw kanina. Check. Konti na lang. I'll cover again. And then, ayun na po yung aking 10 minutes. So, titingnan ko yung mga 3 minutes na lang. I will not wait for my kamote to be yung talagang super lambot. Because after cooking this, I'll keep the cover on, hindi ko siya tatanggalin para tuloy-tuloy pa po ang pagluto ng kamote at hindi siya ma-overcook. At saka,
From my experience, when I cook anything with syrup, I do not remove the cover right away para lumamig. Wag po. Yung pong nasa ibabaw na syrup, magkakaroon po ng ano, magkikristallize. That is why I added a little butter para maski pa paano may protection yung syrup ninyo. So, pwede ko siyang i-check after 2 minutes. 2 minutes na lang. And then, kung medyo nagre-resist na lang ng konti yung kamote, pero dun sa maninipis na slice, malambot-lambot na, I'll just turn off the ano. Ta-turn off po na po yung init. And then, hindi ko siya tatanggalin hanggang sa lumamig yung kamote. In fact, pag sa bahay, nilalagyan ko pa yan ng papel sa ibabaw, do not open. Para hindi muna nila buksan. Kasi pag minsan, pag kukuha sila, tapos iiwanan walang takip, baka pumanigas yung asukal sa ibabaw. So we'll wait for 1 minute and 35 seconds. Okay, 15 seconds. Okay na to. Pag nag ano yan, o-off ko na yan. Okay. So, it took 15 minutes dahil po ganun kakapal. Kasi pinay-slice ko lang yan dahil matigas. May manipis, may makapal. So, nadagdagan ng konti. Normally, 10 minutes lang po, luto na. So, turn it off. And leave it there to cool. So, kaya nga alis, susunod ko na po yung aking matamis na saging. Ay, ito po may secret ito. Kaya huwag po kayong aalis dyan. Okay, sa saging naman po tayo ngayon. Minatamis na saging, like what I said, bago ako nag-umpisa, habang tinuturo ko yung kamote, meron po akong sikreto dito sa minatamis na saging na buo. Kasi dito po sa Pilipinas, ang nakikita kong mga minatamis na saging yung ginagamit sa halo-halo. The bananas are cut into small cubes, tapos minamatamis nila. Meron namang iba, ahati nila sa gitna para maluto ng maayos. Now, what I want to show you now is how to cook whole bananas na hindi po tumitigas sa refrigerator maski palamigin nyo sa rep. Although, pag nasa rep po, syempre matigas yan, no? But you take it out and wait for about 5-10 minutes, makunat na naman po. Ano po ang sekreto ko doon? Ito. Bananas. Ang tawag ito, barbecue stick. Basta tutusukin ko lang po siya. Parang ako nagluluto ng banana cue. There. One. Kasi, tinuruan ko noon yung anak kong abogado na magluto ng matamis na saging. Sabi niya, bakit tumitigas sa rep? And then I realized, oo nga, ano, sabi ko, tumitigas sa refrigerator, nagiging parang bato. So, inanalyze ko po yung mga iba-ibang klase ng minatamis na saging na nakikita ko, naka-slice. Bakit ka ako yung naka-slice? Hindi tumitigas. And then sabi ko, there is something inside these bananas. Nagpapatigas pag hindi na-release yun at nag-stay naman ng makunat pag nabuksan yun. So, tinry ko pong tinusok ng barbecue stick. That's it. Magiging parang ano siya, yung saging na panghalo-halo na makunat.
hindi po titigas yan sa rep. And for matamis na saging, hindi po masyadong maganda yung nabiling saging ng helper. I want the bananas to be parang may green-green pa. Hindi yung kamukha sa turon na hinug, mata sa hinug dapat para hindi lagyan ng maraming asukal. This time, dahil yung saging ko eh, lulutuin ko sa syrup. So, ang gusto ko yung medyo may berde pa ng konti, yung balat. Lalo na doon sa tangkay. Well, with regards to the syrup, it's the same proportion that I use for my kamote. Yung palang kamote kanina, ano po yun? 1/2 kilo na may balat. Tapos, siyempre pag natanggalan ng balat, maging mga 350 grams, 400 grams na lang. These bananas are 1.5 kilos na ano, wala ng balat. Sorry po, hindi masyadong magaganda yung saging. Kaya lang, matagal-tagal din kami naghanap. Minsan masyadong hinog, minsan masyadong namang hilaw. So, but the technique is, yun lang po. Tutusukin nyo lang ng barbecue stick yung saging ninyo at hindi siya magiging parang batok at tigas sa refrigerator. Check nga natin yung aking syrup. Hindi pa. So, pareho lang po ng proportion dun sa kamote. Kasi no, pag nagluluto ako ng saging, nata ng klaseng luto, may banana cue, may matamis, may maruya, ginagawa ko. So, pabili naman po sa bahay. Pero ito, nag-i-stay ng matagal din sa rep dahil nga may natamis. But I don't eat as much yung mga matamis na saging na ito. Mas mahilig po ako dun sa minatamis ng kamote kasi nga nakakalmante yung aking tiyan. Hindi siya nagre-reklamo. This one, hindi naman ganun ang effect sa akin. Gusto ko lang kumain ng matamis na saging. That's it. And when I was in grade school, natatandaan ko, merienda ko to eh. Doon sa may mga tindahan ng mga maliliit doon sa tabi ng eskwela, nagtitinda sila ng matamis na saging. Tapos lalagyan nila ng konting ice sa ibabaw, konting syrup at saka kung ano. Hindi ko na matandaan kung nilalagyan ng gatas. Pero masarap yun. Merong gatas sa ibabaw. Kinaskas na yelo, tapos meron siyang ano, konting gatas. Evaporated milk pa nga, wala pang pressed milk noon eh. That was a long, 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 long time ago. So, natusok ko na po lahat yung aking mga bananas. Ang antay na lang natin ngayon, yung syrup ko. Check natin. Okay, titingnan ko po uli yung aking syrup kung pwede na. Wala pa siyang maraming bubbles sa ibabaw. Ibig sabihin, kulang pa siya sa lapot. Pag sanay na po kayong gumagawa ng mga ganyan, tingin lang, alam nyo na. Kaya lang, of course, for the viewers na mga hindi pa masyadong sanay sa pagluto ng syrup, pinapakita ko po ito. So, wala pa. Hindi pa siya pwede. So, I'll cover again and wait. Pagka punong-puno na po ng bubble sa ibabaw yan at mabagal na siyang kumulo, malalaki na, malapot na po yung syrup nun. Okay, let's check our syrup. Okay, plenty of bubbles on top. Tapos, may thread na po siyang mahaba. Ayan na, oh. Oops, oops, oops. Not yet, not yet, not ano. Hindi ganun kahaba, pero ayan na, ibig sabihin, makunat-kunat na yung saging dyan. Kung gusto nyo mas makunat, longer dapat yung thread. So, I was very happy when I learned this technique. Kasi sabi ko, namu-problema nga yung anak ko eh.
Sabi niya, bakit pag nagluluto ako matamis na saging, inay, nagiging parang bato. Eh, I didn't realize na, yun nga pala, ano, ganun nga pala, tumitigas. So, nag-isip ako ng konti. Ito po ang lumabas. Tinutusok ko lang ng ano, barbecue stick. So, it depends kung gusto niyong mas makunat, kailangan pahabain ninyo yung thread. Kung gusto niyong katamtaman lang ang kunat, pwede na to. Oh, so, at hindi ko siya kailangang lagyan ng butter or what because yun nga pong lumalabas dun sa gitna ng saging na yun. Yun ang dahilan, hindi ko alam kung ano. So, I'm going to add my bananas. Net po nito, 1.5 kilo. Hindi po ganun kaganda yung mga bananas na nabili namin, yung saba. Wala pong makita ng maganda sa palengke. Kaya pinagtiyagaan ko na ito. So, do not put food sa syrup po o maski sa sabaw nang wala pang laman yung kawali ninyo. Mag-i-splash po sa inyo yun. Ngayon, meron na siyang mga ilang pirasong saging. I can now pour the bananas on top. Ikukusyon na po nung saging kasi nandun na siya sa bottom ng pot. So, hindi na sa tatalse. So, another tip. Haluin ko siya ngayon to coat the bananas with the syrup. Just like what I did with my kamote. Sorry, hindi ganun kagaganda yung saging na nabili. But this technique really works. You can now eat your minatamis na saging cold. Just pabayaan nyo lang po sa, hindi nyo na kailangan microwave. Pabayaan nyo lang po sa mesa ninyo, room temperature, for about 5-10 minutes. Makunat-kunat po yan. Okay, so, coated na po lahat yung mga saging namin ng syrup. So, I'll just cover them and wait for mga 10 minutes siguro. Malilit lang eh. Pag malalaki, a little bit longer. So, cover. Then, timer po. 10 minutes. Okay. 10 minutes. Sakto po yan. Kasi maliliit lang. So, they are done. Alam niyo po, sasabihin ko na sa inyo ang totoo. Kung bakit hindi magaganda yung saging namin. Panahon po ng COVID ngayon, di kami pwedeng maglalabas. Ito lang po ang i-deliver sa amin. Kaya, pasensya na lang. Pinagpasensyahan ko na rin. Normally po, hindi papasa sa akin itong mga saging na to. I will not show them to you na naganito ang itsura. So, pasensya na lang po kasi panahon po ng COVID, bawal ang lumabas. Okay? Done. Huwag niyo pong bubuksan agad. At paglamig, pwede niyong ilagay sa rep. Next morning, kumuha kayo, tingnan ninyo. Yung unang araw po, makunat pa yan. Yung mga susunod na araw, medyo titigas ng konti sa rep. Pag nilabas niyo sa room temp, 5-10 minutes, malambot na, makunat. Ito na po ang aming dalawang finished product. Makita niyo po gano'ng kadali. Yung unang pinakita ni... Yung kamote. Yung kamote. No? Ang ganda. Tingnan niyo. Iba-ibang kulay. Iba-ibang... ayan. Ito, kung wala silang makuhang ibang kulay, okay din lang naman. No? Oh, pero parati na akong meron. Ito ang naging problema ko, yung saging. Na, dahil nga yung, hindi ko na akong sinabing, ba't ko sinabing nauso, nagkaroon po tayo ng coronavirus. Kaya, hindi po kami makapili mabuti ng mga ingredients. Hindi kami lumalabas ng bahay. Umaasa lang kami doon sa mga delivery. Mm-mm. Ang nangyayari, bubot pa yung saging, pinipitas na.
Kaya walang laman po sa loob. Oo, so, mga kaya maliliit pa. Well, masarap pa rin yan. Pero yung technique, tinuro ko. Yun ang importante. Yun ang importante. Saka, of course, yung lasa nung ano, kung maganda yung saging, kung maganda, ay, iba. Ibang talaga. Ang magiging ibang labas effect, pagka. No? Ang resulta. Oo, resulta. So, ayan, una natin titikman. Ayoko nang tikman. Nagsawa na ako nang kakakain dyan. Yung kamote na ito, masarap to nila. Yan ang inaalmusal ko sa umaga. Oo. Masarap naging to. Ano yan sa tiyan ko. Pang merienda. Kaibigan ng tiyan ko yan. Dessert. Ilalagyan ko to ng gatas. Pag kinakain ko. No? Pero, as is, masarap. Basta yung kung gusto nilang mas makunat, mas palaputin nila yung kanilang ano, yung syrup. At saka yung nilagyan ko ng konting maasim like lemon, calamansi, something citrusy. O kung wala, maski cream of tartar para hindi magbuo yung asukal. Okay. Tapos nilagyan ko ng konti lang naman na butter. Added flavor yon or margarine. Mas masarap. Mas masarap. Diba? Tapos ito, yung yun. Saging. Yun ang sabi ko. Ito. Ayan. Yan. Ito? Yan. Ito? Yan. Maski, yan. Ito. Ito. Malambot siya. Galing po sa refrigerator yan. Ito, o. Oh. Oh. At hindi siya tumitigas, nakagaya nung. Pag isang, nasa rep, titingnan mo matigas. Ilagay mo sandali sa room temperature. Mga 5-10 minutes. Lalambot siya ulit. Siyempre, mas masarap, no? Minsan kasi, may nabibili tayong saging. Yan, makita ito, tinitinda ito, di ba? Lalagyan ng kinaskas ng yelo. At saka gatas. Kunting gatas. Sinasangkap siya halo-halo din. Sinasamang doon sa yan inyo. Ang merienda ko nung nag-aaral ako sa grade school. Pagkagat mo, ito malambot. Yung iba, parang bato. Lalo na pag na-refrigerate na. Mm-mm. Kaya, subukan po ninyo yung technique. Yung technique na tinuro ko. Na tinuro ni Mrs. Galang. Promise, it works. Kahit kami po nagtataka. Anong meron, no? Pero siguro something doon sa loob ng saging na pang lumabas. Yun na yun. Yun na yun. Lumalabas. Na nawawala yung kanyang, yung pagtigas niya. Mm-hmm. Kaya yung iba, pag gumagawa ng matamis sa saging, kini-slice nila eh. Mm-hmm. So, doon ko naisip, bakit pag naka-expose yung mga buto, hindi tumitigas yung saging sa rep. Kamukhaing sa halo-halo. Bakit pag buo, parang bato. So, iniisip ko, how to get out that something inside ng saging. So, tinusok ko po ng barbecue stick. Yeah. It worked. Okay, so for your questions, comments, and suggestions, just leave us a message sa amin pong Facebook page, facebook.com/Mrs. Galang's Kitchen. And to view our other episodes, no? Kung may ilga dito, magugustuhan din nyo yung mga kakanin namin, yung turon recipe ni Mrs. G, no? Kung di nyo pa napapanood, panoorin nyo. Nandun po lahat sa aming YouTube channel, Mrs. Galang's Kitchen. Then, of course, you may also follow us sa amin pong Instagram page, galang_culinary_arts, no? You'll find, minsan nakakapag-post po kami ng pictures doon, yung mga ginagawa namin dito sa school. Sana po, nagustuhan po ninyo ang recipe namin for today. At subukan ninyo. Maraming salamat po.